Ikaw ba nasisiraan na ng bait? Patawarin niyo rin po ako. Kasalanan ko yata ito lahat. Kung bakit tayo kinakaharaman ng ganito. Anong pinagsasasabi mo? Ha? Oh, kuya, ano bang problema? Yung pera na to, galing po kay Ma'am Celine. Inutusan niya ako na nasunugin ko ang kamalig. Sorry na po! Paano mo nagawa yun, Will? Nung nalaman ko ang tungkol sa Amelyar, natakot ako na hindi ko na mapapag-aral si Smith. Tapos, naglalakad ako nun. Nakita ko yung mami mo. Nasabi ko na baka matulungan niya ang kapihan. Pero yun, iba palang in-offer niya. Si mami talaga. Pero promise, hindi ako ang nagsunog ng kamalig. So tingin mo paano kami maniniwala? Nasa iyo yung pera. Oh, ito na yung napag-usapan natin. 10,000 yan na. Pero po... May dami naman pero-pero. Nagawa mo na yung trabaho mo. Ganyan talaga. Minsan, kailangan mo maging tuso. Kaya isalba mo na yung sarili mo habang hindi pa kayo lumulubog. Tinanggap ko yung pera. Pera yun eh. Pero promise, hindi ako ang sumunog. Tandaan nyo, kasama nyo ako nung gabi na yon. Nung gabing yon, dumating sila kapat si Cars. Sinabi niya na parte si Cars ng kapit kamay. Hindi ako umilis nung gabi na yon. Alam nyo yan. Pero kung hindi ikaw, sino? Hindi ko talaga alam, Cap. Baka may ibang inutusan. Pero binayaran ka ni Ma'am Celine, so akala niya ikaw ang gumawa nun. Yan yung pinagtataka ko eh. Guys, pasensya na. Hindi ko talaga mean yun. Iisip ko lang si Smith. Guys! Guys! Nagkakagulo sila sa inn! Lumot kami sa'yo noong isang araw, tapos ikaw pa lang may gagagawa na pagsunog ng kamalig! Ang kami ka lang pagmumukha mo! Kung ikulit ang kamalig, isasama kita doon! Bakit ako? Ha? Si Govlat ang may pakana nito. Siya ang nag-utos sa munisipyo para ipitin ang lupa niyo. Ano ba tama na? Totoo lahat ang sinasabi ko. Yung auction na yan. Palabas ng lahat yan! Si Goof pa rin ang bibili ng lupa inyo para gawing tambakan ng basura ng sentro! Mas madali ho siguro, tita, kung magsusorry na lang kayo. At huwag nyo na isi-isa ko kanino pa man yung lahat ng mga nangyari dito. Bakit ako magsusorry? Sino kayo para magsorry ako? Ay, hindi ka magsusorry! Hindi ka magsusorry! Tita! Pero naging kasabwat at katulong ka kung si Goof man ay may pakana ng lahat ng ito. Mabubulok ang lagweta kasama ng mga basura dito, pero kailanman hindi ako hihingi ng sorry sa inyo. Tita! Ninyo ba talaga isinasaalang-alang lahat ng pangarap ng kapatid niyo para dito sa lagweta? Bakit kailangan kayo pa ang sumira sa lahat ng nasimulan ni nanay? Ang nanay mo ang dapat mong sisihin. Kung pinili niya si Gov noon, edi sana hindi ka namo problema ngayon dito sa Lagwerta. Ano sinasabi ninyo? Bakit hindi mo tanungin yung tatay mo? Sigurado ko, alam niyang may tinatagong relasyon ang nanay mo at si Gov.
Ang totoo yung sinasabi ni Tita Celine. Paano kung si Gob yung totoo kong tatay? Let's say... siya talaga ang real dad mo. Does it matter? Kahit na related kayo by blood, si Manong Vito pa rin naman talaga tatay mo, di ba? Nung wala pa akong kaalam-alam, parang hindi ko naman hinahanap yung sagot eh. Pero nung may idea na ako, bakit parang ganito yung naramdaman? Kung gusto mo talaga malaman yung sagot sa tanong mo, dapat tanongin mo yung tatay mo. Masasaktan yung si tatay. Hindi ko kayang masaktan si tatay. Wala naman iba makakasagot ng tanong mo kundi tatay mo eh. Mukhang wala naman alam si Gob. Magalit ka kung may alam siya. Kasi wala siyang ginawa at all. Wala siyang ginawa para kilalanin ka. Sorry, mahal ko. Ginawa ko naman ang lahat eh, pero hindi kinaya eh. Gusto ko sanang salbihin sa yung kapihan. Gusto namin pagpatuloy ng anak mo yung pangarap mo para sa kapihan. Pero hindi ko alam. Parang kinapasyata kami ng swerte. Pero huwag ka nang magalit. Minsan lang naman to eh. Basta, damayan mo lang ako, ha? Anak, nakapagluto na ako. Sige, paghahain na kita.